Hi guys, good afternoon. I was asked by your classmate kung paano ba kumuha ng sample size. So today, I'm going to talk about sampling technique and sample size para sa inyong chapter 3. Yan. So una, I would like to share my screen kung paano po tayo kumuha ng sample size. Ang great thing na nakatulong sa akin ay using the social science statistics. So allow me to share my screen. Okay. Ayan, wait lang po. Okay, allow me to share my screen once again. So, yung nakatulong talaga sa akin on how to use the to compute rather yung number of participants na dapat sa aking research ay makikita nyo dito sa social science statistics. So all you need to do is to go on a Google. Yan, Google search bar. Pag nandiyan kayo sa Google search bar, ilagay nyo lang yung social sciences statistics. Then presto, it will lead you to an online na social science statistics. Yan, marami siyang use. Yan, I will go bigger. To, yan, marami po siyang gamit dito sa kanyang ribbon. My home calculation and so on. Okay, so para sa sample size natin, it will be good na pumunta tayo sa calculators. Ayan, makikita nyo yung iba't ibang klaseng statistics calculator. Punta kayo sa pinaka lower end. Ayan. And then makikita nyo po yung sample size. Then click for the sample size. Ayan, ito yung formula in using large populations, and then ito naman yung populations naman for smaller one. Okay, so para hindi na kayo mahirapan dito sa pinakadulo, ito na yung calculator na gagamitin ninyo. So lagay nyo lang dyan, ito yung level natin, precision level natin is 5 at saka confidence level 95, kasi ano naman tayo, this is about social statistics. So usually, yun ang ginagamit natin. And then, estimated proportion. Yan, naka 0.5 din tayo. Check nyo na rin yung small population. Okay? So, halimbawa, dito po sa trade, meron tayong 1,400 na mga estudyante. Okay? Halimbawa lang, dito sa grade 12 UMS natin. Type nyo lang yung 1,400. Then, calculate natin yung sample size. So, ayan. So, makikita natin, ito na po yung sample size na ibibigay sa atin ng Slobin formula. So, this is an appropriate size for a small population. Yan, 302. So, yun yung gagamitin nyo, 302. And then, i-divide nyo lang siya sa number ng ano, sa number po ng section. So, when we divide 302, sa calculator natin, yan, 302 divided by 9 sections. Okay? 302 divided by 9 sections. So, meron tayong at least 34. Yan, 34 or 33 section, 33 participants per section. Okay? 33 participants or to 34 participants per section kung meron tayong 9 section. Kasi ito total ng populations nyo. So, tatanungin nyo ako, ma'am, okay, ma'am, 302, paano po namin sila i-divide ngayon? So, kung ikaw ay quantitative research, of course, kinakailangan mo ng, depende kung anong klaseng sampling method yung gagamitin mo, yung sampling technique natin. So, dito po sa Scriver, yan, naka-say naman dyan, nakalagay naman dito sa Scriver, all you need to do is to type yung word na Scriber para sa methods and sampling, eh papakita niya na kung probability sampling o non-probability sampling. So, ang pinakamadali lang naman dito ay huwag tayo maging bias sa pagpili ng ating mga samples or rather pagpili ng ating mga participants. So, in this point, pwede kayong pumili ng type of sampling na gagamitin ninyo para mas maging maayos or non-bias yung inyo pong pagpili ng mga samples.
Ma'am, ano pong klaseng sampling technique ang gagamitin namin? Well, it's up to you mga anak. You could use the different samples like simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling. Napakadami pa. Meron pa tayo dyan ang convenient sampling kung sino lang yung available sa classroom. Halimbawa, para nagmamadali na kayo due to time constraint, ay kinakailangan nyo nang maghanap ng inyong mga samples. So, pupunta kayo sa classroom at sila yung available, sila yung bibigyan nyo ng instrument para magamit na as your sample. So, don't forget lang po, no, sa pagkuha ng samples natin or pagpili ng ating mga participants, we need to follow yung ethical way of doing it in a research kung saan hindi natin pinipilit, hindi natin minamadali yung ating pong mga participants para maging non-biased yung ating ano, yung result ng ating pag-aaral. Okay? So therefore, I hope na naintindihan niyo po kung paano kumuha ng samples. And then, another thing, kapag po naman kayo ay qualitative research, of course, purposive sampling ang ginamit natin basis sa inyong criteria, I recommend 3 persons lang. Okay? Na maximum na yung 3 sa extreme variables na pwede nating magamit. Okay? So I hope you understand our class today. And this is all about how to take or how to get the exact or the number na participants natin sa ating pag-aaral. God bless everyone!